beyond the sea, that thou shouldest say, Who shall go over the sea for us, and bring it unto us, that we may hear it and do it? But the word is very nigh unto thee, in thy mouth and in thy heart, that thou mayest do it. See, I have set before thee this day life and good, and death and evil. And that I command thee this day to love the Lord thy God, and walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply, and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. But if thy heart turn away, so that thou wilt not hear, but shalt be drawn away, and worship other gods, and serve them. I denounce unto you this day that ye shall surely perish, that ye shall not prolong your days upon the land whither thou passest over Jordan to go to possess it. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. That thou mayest love the Lord God, sabay-sabay tayo, ready, go. That thou mayest love the Lord thy God, and thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him, for he is thy life, and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Let's pray, Lord. Maraming salamat po sa inyong mga salita. Makita naman namin ang mensahe niyo ngayong umaga at hapon. Maabot to, Lord. I pray na importante ito sa mga bata. Ganoon din po kami mga adult, Panginoon, may mga bagay na dapat namin piliin na tama ito, Lord. So, nawa, pagpalain niyo kami pag-aaral. Ang bawat isa, Panginoon, dahil niyo po ang puso at isipan. Sa inyo lamang kami makinig. Sa inyo kami asa, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, ngayong umaga at araw, Panginoon. Dawang po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Makapun na po. Good morning sa lahat! Morning po! Saya na, magpunong-puno tayo. Hindi pa nga eh. Pero napaganda na mensahe. Hinapit ko lang po ito, pero actually, lagi ko kasi iniisip ko na yung kailangan natin. Okay, marami tayo dyan nakahandang ano. Pero gusto ko yung kailangan natin. So, baka next week na nga tayo mag-English. Pero mamaya ano, yung mga ano, gusto yung practice, okay lang. So, title po nito is, simple-simple mga bata, Choose Correctly. Choose correctly sa Tagalog, mamili kayo ng tama. Pumili kayo ng tama. So maraming application to. Pero ang subtitle nito is Deciding to Side with the Lord's Direction. Sa Tagalog, ulitin ko, Deciding to Side with the Lord's Direction. So sana tayo ay mag-decide. Kasi pareho lang yung choose, decide, diba? Especially decide. Kasi hindi naman ka pinag-decide minsan ng mabilisan. Mga importanteng bagay, kailangan pag-desisyon na. Pero tama dapat, kaya nasa bibigyan ka ng oras. Amen. Amen. So yung mga simple application na naman dyan, salamat, nandito kayo, di ba? Nag-decide ba kayo pumunta dito o hindi? Amen. O nag-decide yung, ano nyo, sino nag-decide pa sa inyo? So habang lumalaki kayo, nag-decide kayo eh. Amen. Mga bata kayo, dala-dala lang kayo ng nanay, tatay nyo, ate nyo. Pero maganda, nakikita ko nga itong magkakapatid, sana hindi lang nabaraso ni Bad to, pero talagang mag-decide lang din sila. Amen? Lalo si Princess, mukhang mature itong tingnan eh, tinitingnan ko eh. Di ba? Si Kimi naman, okay din naman, kaso medyo distable, di ba? Pero pag nag-mature naman, nag-mature naman ang tao, ako po ay ganun lang naman nag-umpisa sa ganyan, mga bata. Isa, ngayon, sa dapat mag-mature tayo, yung pag-de-decide. Dito siya, sa ban, mag-de-decide ka, kaya yung kapatid ko, wala dito eh. Mag-decide ka, sarili mo, amen? Amen. Lalo ngayon, mga ano rin, mga tayong mga adult. Minsan kayong mga adult, minsan, ang hina magdesisyon. Hindi alam. Ang bagal. Minsan, kailangan mabilis eh. May point tayo namin ganyan. Lalo mga lalaki. Tapos pag pinagdesisyon na muna yan, sana tama. At pag tama, talaga panindigan muna. Tama eh. Amen? So yun ang lesson natin ngayong araw. Choose correctly. So objective nga natin, that the brethren may choose or decide correctly and wisely each time, especially on crucial moments of our lives. Lain na banggit natin yan, pag mag-asawa, crucial yan. Isang beses mo lang gagawin, dapat yan. Amen. Hindi yung iniisip mo, pag nagkamali ako, di-divorce, buti wala pa sa atin ngayon ganyan. Pero, iba naman, kahit walang divorce dito, iiwalay din naman, iwanan lang.
Sinong may kilom sa inyo? Walang habulin sa sino, di ba? Kahit yung babae, kuna, iniwanan eh. Ang hirap naman nung hahabulin mo na. Mumuha kang kawawa naman nun. Kaya, importante mag-decide. So, again, babalik-balik yung ating team sa church. Pupunta ba ako sa church? Maaga ba? Maikinig ba ako? Lahat yan, namimili tayo. Kaya napakusyal yung ating ano. Mayroon tayong 6 points dito eh. Kaya mamaya, hindi, pero mamaya na yun. Define muna natin yung sabihin ng pagpili. Kung sinabing choose, kaya natin isa-isa. Huwag tayo magmadali, hanggang hapon tayo na. Anong sabihin ng choose? Uy, choosy. Sino choosy dito? Depende, di ba? Ako minsan, habang tumatanda po, kung di naman sa, alam mo na, yun ang tayo mayaman. Pero kahit paano, pag may afford ka na, di ba? Hindi mo naman gusto yung laging pare-pareho. Amen? Darating sa inyo. Lalo pag matanda na kayo, kasi sabi nung ano, pag nagde-develop yung palate nyo eh. Palate. Ibig sabihin na ayaw mo nung bland, ayaw mo nung matabang, ayaw mo nung ginawa lang frozen, tapos na. Ganyan yan eh. So kaya minsan choosy rin si Pastora, minsan lang. Kaya na-appreciate ko yung mga gandang sarap na pagkay. But anyway, pag sinabing choose to select freely, maliwanag yun ha. Pag sinaselect, may mini ka. Pero dapat ikaw ay libre. Ibig sabihin, hindi ka pinilit. Okay? Kaya again ha, tandaan nyo sinong ligtas na dito. Ligtas na ba si Banang? Si Daisy. Si Princess. Amen. Si Chris Wynn. Hindi. Mata pa naman yan. Si Mading. Ligtas ka na? Mag-church ka lang lagi, baka maligtas ka. Hindi. May share kami sa na, sorry na ano namin kayo. Pero iba sa inyo kasi na-share na rin. No? Si Bembem, ligtas na ba? Mag-isipan mo ha. Makinig kasi. Okay. So ito, na-share ko na si... Ito, bata pa kasi. Si Juliet, ligtas ka na ba? Amen. Oh. Kahit bata yan eh. Hindi yan mahirap. So napansin nyo ba, namili rin tayo? Ngayon, the more na bata ka pa lang, medyo madali kang dalhin. Amen. Nakita ko to si Bana, medyo binabarasan ng magtito, tito. Kasi ganun talaga eh, minsan nakikita nila rin, di ba? Yung pangailangan mo bilang tao, at kayo din. Ayan, si Kuya DM nyo, binabarasan yung mga pinsan niya, si mahal niya kayo, amen? Alam niya kasi, naintindihan niya. Ngayon, yun ang magandang sa bata. Madali pa madala, maging matalino ka lang, mga magulang, kuya, ate. Pero namimili pa rin sila. Kasi alam niya, may ang tao, sabi nga nila, ako, lalo natutunan ko, alam niyo pinatawag na absolute na tinatawag? Alam ko, iniinom yun ha. Pero, pag sinabi absolute, ang tawag ito, wala ka na idadagdag pa. Tingnan na lang natin. Sino ang batang Kristiyano, talaga inaaral ko ito eh. Absolute. Ibig sabihin, sakto, totoo, wala ka na idadagdag pa. Yan, free from imperfection, perfect. Kaya ginawa ni, ano yan eh, kaso hindi niwala. Pero tubig daw yun, di ba? Alam niyo, absolute. Distilled yun eh. So hindi ko sila pinopromote. Pero yung kalaban nun, promote din natin. Anong kalaban ng absolute? Wilkins. Masarap din daw yun. Pero ibig sabihin ng distilled, mga konting science tayo mga bata, ano sabihin is distilled. So wala talaga, hindi lang finilter yun. Ang ginagawa po doon, pinapainitan, ang mag-evaporate certain na temperature, tubig lang. So kung sakali may bacteria doon, patay. Yung madumi doon, mabigat, mga bato, buhangin, ano pa meron dyan, lupa, may mga kasama yan eh, di ba? Pag dinistilled mo yan, hindi sasama yon. Masasama lang doon, pure H2O, unless madumi yung facility nila. Pero, ang ano lang doon, H2O lang, and then, papag-agusin nila, biglang, ang tawag doon, pinapalamigan, kasi mainit yun, ano yun eh, vapor, and then, papalamigan, condensation na tawag doon, condenser na tawag doon. And then talaga, ang tutulo doon, purong-puro. Amen? Kaya ang ganda ng pangalan ng absolute, kaya yun ang aking brand eh. Hindi, okay lang. Wilkins din, okay? Anyway, yun ang isang distilled. Ano ang tindihan nyo? Kaya sinabi ko yung boom yung mabilis. Para may tindihan pag sinabi, absolute, totoo, wala nang imperfection. Kasi nga, perfect. So pag tinatawag, ayan, pure. Yun yung mga ano yan eh. Free from negative. So, kung tayo napunta sa, ano, nasa choose lang tayo. Yun nga, yung freely. Ibig sabihin, hindi ka in-influensyahan. So, in-influensyahan ka, pero still, tinignan mo yung options mo. Diba? Mamaya, puro ganyan tayo ng option, ganyan.
Kaya pag gumanyan ako, ibig sabihin, option, ha? Namimili. Oh, so yun, balik tayo sa choose. Ayan, choose. So, to select freely after consideration. Yan. So, may alam ka rin naman, no? Kaya ganun din ang faith, eh. Kaya ang gospel, penetration din, mag-decide yung tao. So, kahapon, natagal lang kami, may mga nang ligtas din again. Salamat sa Panginoon. So, sabi naman dito, elect. So, iba na to, eh. Parang namili lang din yan, okay? And then, yon yung to be, decide. Magde-decide ka, magde-decision ka. So, hindi yan mahirap, di ba? So, ang example natin kanina, pagpunta ba ako sa church, nung nagpunta kayo sa church, hindi kayo pinilit, pero kayo nag-decide. O sana, maluwag sa puso nyo at pagpalain din naman kayo dahil tama yung pag-ano nyo. No? Ano pang gusto natin i-define? Yung tawag na will. Very crucial po to nung aking pag-aaral at aking bagong Kristiyano ko. Kasi po, hindi ko makakalimutan kasi nung grade 2 o ganyan, sa English class namin, ang tanong ko sa teacher ko, ano yung sabihin ng will? Sabi niya, wala lang yung, ginagamit lang yung para itukuyin yung future tense. Kunwari, pag I am singing, I am speaking, present, di ba? So pag gusto mong gawing future, I will sing, I will preach, I will speak. So, tama naman. So, pero, may iba pa palang will. Nung binabasa ko na yung Bible, napakadalas ginagamit yung salitang will. Okay? Kaya pala, may ibig sabihin pala talaga yun, no? Kaya sabi sa one is, express to futurity, yung sinabi ko kanina. Pero, actually, ito sa number two, sabi dyan, used to express desire, choice, nakita niyo yun? So, namimili ka. At yung mga luma na dito, alam niyo yung ating cross, di ba? Yung ating spirit, soul, and body. Nasa gitna nun yung will. Siya yung namimili. Sino ba? Anong parte ng ikaw yun? Kaluluwa mo, pero siya yung nag-weigh in. Okay? Ang dami mong wine-weigh in. So, yung spirit, kinukonsulta mo ang Diyos. Yung katawan mo, kinukonsulta mo. Gagawin ko ba to? Ano sabi ng Diyos? Ano sabi ng katawan ko? Masarap ba yan? Mahirap ba yan? Ayaw ba ng katawan? And then, natatanong yung utak mo. Maganda, makakabuti ba yan? Tama ba yan? And then, ano yung nasa dito? Yung heart mo, di ba? Gusto mo ba? Malapit ba yung sa puso mo? Ganyan, ganyan. Pero magde-decide ultimately yung will. Okay. So, very central itong ating topic pala ngayon, no? And then, yung another mga term dyan, yung hindi ko napakita, volition. Magsina yung volition, will, pagpili yan, no? And then, select, correct. Ano yung sabi yung correct? Tama. Ano kayo ko napakita? Masyadong basic, no? Sabi dyan, to make or set right, iba yan. Nasa adverb ta, adjective tayo. Conforming to an approved or conventional standard. Sa Tagalog, pag sinabi mong tama, kasi conform siya or naaayon siya sa isang standard. Ngayon, kaya may mga bagay na tama para sa isang tao, may tama sa iba kasi ibang tao yung nag-set ng standard. So, pero tayong mga Kristiyano, especially kaya mabilis ang ating maganda yung buhay natin, masaya at minsan madali rin. Kasi ang Diyos na nag-step, ng anong tama at mali, so susunod ka na lang. Pero again, magde-decide ka. Pero at least, andyan na yung tama at mali. Ang hirap po, no, kahit sa trabaho, kahit sa sampayan, ano ba tama, anong mali? Yung isang boss, sabi ganyan, bahala kayo mag-boxing. Yung mga staff, walang magawa. Di ba? Parang mga bata rin. Sino dito ang magulang nyo? Talagang laging walang away. Talagang lagi sila nagkakasundo. Taas kamay. Sabi ko na, wala eh. Hindi. Pero naman, no, most of the time. Pero may mga time, pag hindi magkasundo, mag-church ba tayo o hindi? Wag na, next week na lang. Hindi mo alam yung tama at mali. Kasi mga tao lang yan. Pero maganda, sa mga Kristiyano, mga mananampalataya, sinet na ng Diyos yan, paniniwalaan lang natin. So, yun ang correct sa atin. May pinakamataas na correct. At righteousness. And then, dalawang last na term lang, no? Sige, gamitin natin to throughout the service. Kaya dapat alam makakit mga bata. Pag sinabing wise, wisely, correct. Hindi. Pag sinabing mamili ka ng, gusto kasi nga nandito is correct, wisely, no? Pero okay na rin yung correctly. Ano yung sabihin ng wise? Sabi dyan, characterized by wisdom, marked by deep understanding, keen discernment, and capacity for sound judgment. Sa taga, isa-isa natin. Mga bata.
characterized, nakikita mo, o ganun siya, ano siya, wisdom. Ano yung wisdom? Knowledge din niya, pero mas malalim kung paano mo ginagamit ang iyong naunawaan at nag-gather na information. Okay? And then, marked by deep understanding, sabihin, hindi mo lang basta nakuintindihan, talaga malalim pang unawa mo. Kaya makikita niyo pa sa mga nagsasalitang tao, kahit anong topic, mara ako, pag pinagsalita mo sa ibang bagay, ma-describe ko yan. Pero pag hindi malalim yung aking pangunawa doon, hanggang surface lang, di ba, yung ibang nakalimutan, natabaho din kayo kasi, no, alam nyo lang. So napansin ko, may mga boss din, magaling din eh. Pag hindi magaling masyado yung tao, ginagawa, ina-assign yun sa mga bagay na, may ating menial jobs, okay? So isa sa mga ginagawa, mga documentation, ganyan. So yan, kailangan mo lang sabihin, tatanong ka lang, tatansin mo sa English, tapos ikaw, kahit hindi mo alam yun, or mababaw lang yung pangunawa mo, at least masulat mo. Pero maniwala kayo mga talagang marunong, minsan ayaw mag-document eh. Kailangan sila yung tanungin mo, sadyay mo yun, parang mga professional, doctor man or what, abogado. Paano mo malalaman, for example, yung interpretation ng batas, hindi mo pwedeng basahin lang sa libro yan. Tanungin mo yung marunong. Amen? Assuming na hindi sila corrupt, makakukuha mo yung gusto mong ibig sabihin. Naintindihan niyo na? So, deep understanding. So, dapat, kung may wisdom ka, malalim ang pangunawa sa mga bagay-bagay. Tatapasa ko talaga sa church, no? Sa church context. Sino yung tatanungin mo? For example, doon may Bible ka, sino yung tatanungin mo? For example, paano ka mag-ano ng pamilya mo? Tatanong ka ba sa pare? Father pa yung tawag mo, no? Maling-mali yun. Father, anong gagawin? Wala siyang alam doon. Wala siyang asawa. Baka bakla pa yun. Sino tatanungin mo? Ayoko. Hindi, totoo yun. Kaya inaalam ko din yan. Ibang di ko alam. Pero ako, kaya alam ko yan. Kaya tinanggap ko din yan. Kasi ako yung nakinabang din, no? Sa ministry na aking pastor. So, napansin ko yun. Napansin ko ba't alam niya at talagang pag siya sinunod ko. Pag siya nagsalita, nag-declare, yung pala, galing sa Bible, and then, sama-sama na rin, yung mga lingkod ng Diyos na nagturo sa kanya, kasi ngayon, tinuturo sa akin. Amen? So, ganun ang wisdom, maganda, nanggagaling sa keen, deep understanding of whatever the topic is. So, kaya pinasok lang sa church, sa pagpapamilya, sino nakakalam yan? Lingkod ng Diyos. Yan naman ay mga bagay pa. Ng capacity, pag sinabi lang capacity, yung kakayanan, no? For sound judgment. So again, pag tinanong mo, ano kayo sasabihin sa akin ito? Kaya napansin mo rin yan. Kahit ano ka, kunwari, papagamot ka, meron kang matinding sakit or gusto malang, mapapansin mo rin eh. Kasi doktor, iba-iba rin. Sabihin natin may pambayad ka, pero papansin mo yung iba, iba yung advice. Kasi nga, depende sa pangunawa, specialty, and then, kung may pakialam sa'yo. Iba yun, pag walang pakialam, wala yun. Diba, asahan nyo. But still, ano yung gusto kong pasok, another, bukod sa doktor, mga, ano man yan. Okay, so na-define na natin yung wise, nabanggit dito yung, okay, baka hindi nyo alam yung word na yan, ha. Kaya ginawa natin pangalan yan, dapat talaga yung, ako nung batang Kristiyano, lagi akong dictionary, lumalabas lagi yung discern, discernment, discern. Hindi yan something nakakaiba, lalo sa Bible. Kaya ang ating church verse is yung, ano nga, di ba, Hebrews 4:12, ang sabi doon, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the bones and marrow. And is a discerner of the thoughts and intents of the heart." Yan ang maganda, kaya ang ating logo, my sword, at my heart, at my Bible. Kasi saan nagsasalubong sa lubong yan? Dito yan, pangunawa. Amen? At yung pangunawa daw kayo, makakapag-decide ka ng tama. Itali ko na. So ngayon, hanggat maaari, gusto natin pa yung timely din dapat kasi nag-decide ka. Lagpas na. Tapos na. So dapat timely. So ayan, kuha naman yun sa practice. Then wisely. So ngayong umaga, tatlo muna yung kukunin natin. Number one, pasto, paano nga tayo mamimili? So dalawa yan, ha. Napansin nyo, ito yung style natin. Why and how. Last week ata, how. And why? Malimutan ko na. Anyway, ngayon naman is why and how. Bakit tayo dapat mag-decide ng tama? And then, paano? So, meron tayong 6 verses dito. Una yung kanina binasa natin na intindihan nyo binasa natin kanina. Ito po ay katapusan na halos ng buhay ni Moses.
Nilid niya yung mga tao, tinuruan, pero minsan, alam niyo na, ang tao mamatay. So kaya medyo sinamarize niya dyan yung mangyayari sa kanila. At sabi nga sa verse 15, ano sabi dyan? See, I have said, so sinasummarize niya, ang dami niyang tinuro, lahat yun ay, parang pa nag-preach tayo, hindi lang puro positive, may negative din. Hindi mo gagawin yung negative, pero at least alam mo yun. Diba? Kaya pag gospel, ano yung lagi? Langit, impyerno. Hindi pwede i-preach yung langit, yung impyerno di mo abanggitin. Hindi mo maintindihan yung ibig sabihin ng langit. Diba? Ma-appreciate natin yung langit na yun ay napaganda, masaya, maligaya, masaya, at wala na masabi pa, yun eh. Positive, maganda, kasama mo ang Panginoon, blessing, ano ba? Mabuti, worth it, diba? Gusto mo doon, want to be desired. Ano yung ayaw natin? Impyerno. Lalo mong makukuha, maintindihan yung langit. Una, naligtas ka nga sa impyerno, kasi hindi ka punta doon. So, ganun po yan. Ngayon, ganun din tayo dito. Kaya sabi ni Moses, at dami niyang tinuro sa mga to, see, I have set before you. Pag sinabing set, parang ganyan. Oh, yan. This day, life and good, death and evil. So, apat yan, pero yung dalawa dyan, positive. Yung iba, dalawa, negative. So, life and good, positive. Death and evil, negative. So, sino may piliin nyo doon? Parang ang hirap, mahirap ba yun? Ano may piliin mo? Death or life? Buhay o patay? Ikaw. Masama o mabuti? Parang obvious na. Ba't yun natanong pa? Kasi ganito ang nature ng ating katauhan. Yes, gusto mo yung parang mag-soul winning tayo. Ganun eh. Alam ko, gusto mo sa langit. Ganun yung tinatanong ko eh. Ang tanong ko, sigurado ka na ba? Anong kailangan mong gawin? Kasi hindi mo pwedeng assume yung gusto mo lang. Parang mga nagkatrabaho din. Anong gusto mo sweldo? Ganito po. Kaya mo ba to? Hindi. Diba? Langin ako ito ni Pastor. Ganun eh. Ay, tulungan niyo po. Gusto ko na magtrabaho. Anong gusto mong trabaho? Hindi ko po kahit ano po. Kaya mo, okay ito ha. Kaya mo bang ganito? Hindi po. Kaya mo ng ganito? Hindi po. Kaya mo, ano gusto mo trabaho? Kahit ano po. Nakadepende. Nakadepende yung trabaho mo sa kakayanan mo. Amen. Hindi ikaw yung magseset. Eh, dapat alamin mo kanina. Nasa harapan mo. Naintindihan ba mga bata? Amen. Dapat laging ganun ang tanong nyo. Bakit ba ganito? Ba't kailangan magtrabaho? Kasi, hindi na pwede laging libre. Ba't kailangan kong maging healthy? Kasi pag hindi ka healthy, mahina ka, madali kang matay. Mga ganun ba? Dahil ganun yung mga tanong nyo. So, laging lalabas at lalabas yung masama at mabuti. Of course, pipili natin, gusto natin mabuti. Pero consider natin yung masama. Ayawan natin yon, okay? Pag nag-preach si Pastor dito, mapansin nyo, laging ganun. May negative, binabanatan yung negative, okay? Para dito tayo sa positive. Okay. Kaya number one, dito pa sa 19, no? So again, ulitin ko lang, si Moses, yung mga tao kasi alam niya, pag namatay siya, mamimili yun eh. Kung alam niyo yung kwento ni Moses, di ba, naalis nga lang siya, di ba, nag-fasting lang siya ng 40 days, 40 nights, kausap niya ang Diyos. 40 days and 40 nights pa lang siya nawala. Ano nang ginawa nito mga to? May tumayong leader na loko-loko, may mga taong, wala mo na, loko-loko, ano, in-influensya yung mga tao, anong ginawa nila, nagsumamba na sa Diyos-Diyosan. Ganun eh. Kahit po yung mga magkakapatid niya, iwanan mo kunwari, kahit ako natakot pa akong iwanan to Stephen eh. Sa mga kapatid niya, pero minsan, iniiwanan na eh. Mabilis lang. Kasi ganyan po yan, pag walang leader na maayos, magkakagulo yung mga tao. Kaya sabi nito, mamamatay na nga si Moses. Kaya in-address niya po, doon magkakaroon ng leader dyan na naman, in-address niya yung mga tao kasi alam niya, lahat tayo magde-decide. Amen? Basta sunod lang ako eh. I mean, mga pagkakataon, kahit yung mga simpleng decision mo, mag-ingay ka ngayon, hindi ka makinig, tayo-tayo ka dyan, hindi ka umaten. Lahat yun nakaka-apekto sa atin, lalo sa mga mahihina. Titingin sa'yo yun, bakit si ate ganyan, ayaw niya na mag-church? Siguro hindi mga maganda mag-church. Kasi ayaw niya eh. Diba? Hindi mo maiwasan yun. Pag may desisyon kang mali, makakatangay ka for better or worse. Kaya sabi ni Pastor Moses,
Ito ang mabuti, masama, at inisa-isa niya pa. Pero sabi sa 19, sabi dyan, I call heaven and earth to record this day against you. So medyo, nakaiba, paliwanag natin. Ano sabihin nung tinatawag niya ang langit at lupa to record? Alam niyo yung record? Ano yung record? Ito, record natin ito ng soul winning. And then, memory verse. Ibig sabihin lang, sinusulat. Later, titignan, di ba? Usong record kasi ngayon, mga music na, even na lahat yung record eh. Kasi sabi ni Moses, important ito! Mamamatay na siya, anong gagawin ng mga mananatili? At tulad na, may hindi naman nakikinig. Anong sigaw pa kailangan kong gawin? Si Moses, nakikita ko dito, sumisigaw na rin siya eh. I call heaven and earth to record! Seryoso to, mga bata. Ganun din sa mga matanda. Nakakita na ba yung matanda na parang di nakikinig sa dapat siya makinig? Dapat siya makinig, parang di nakikinig. At marami dito ang example sa buhay ni Moses. Pambira, pag binasa niya, maawa ka sa... Ewan ko di ka maawa kay Moses. May time na gusto niya mamatay, may gusto niya patayin yung iba, at gusto na nga ng Diyos patayin yung iba. Sabi niya, ako na lang. Seryoso to. At pupunta yun dito kasi nga, again, mamamatay ni si Moses. Ano na lang sasapitin ng mga maiiwan niya? Kung hindi pa yan maging wise, hindi mamili, hindi marunong mamili. Kasi yung mamili parang, nakita niyo yung branch, dahil pinakita ko dito, pero iba yun eh. Isang branch-branch yan eh. Pag nagkamali ka ng liko, ang layo na lilikuan mo, makakabalik ka naman, kaso ang hirap. Eh iba minsan, ayaw nang bumalik kasi ang layo na eh. Ganyan na nangyari sa mga bata. Hindi ka lang mag-church, may pagkakamali ka. Ay, alam nila, nagkamali ako, sasabihin na naman, ganyan ako, ayoko na. Give up ka na, ganon. So, hindi dapat, pero yung iba, ganon. Kaya dapat mamili nga, maaga, tama, hanggat maaari. Kaya sinasabi ni Moses, langit at lupa, i-record ngayon. Ngayon, ni-record niya sa Bible, pero mas matindi yung ano, heaven and earth. Ibig sabihin, ang Diyos, alam yan. Mahal kayo ng Diyos, gusto ng Diyos, pagpalain kayo, pero anong gagawin nyo? Nasa sa inyo. Yan ang sinasabi niya dyan. Kaya sabi niya, binanggit yung kanina ulit, I set before you life and death. Dinagdag ngayon yung blessing and cursing. Pareho lang yun, no? Negative and positive din. Pag blessing, alam nyo na. Ano yung blessing? Pera, kalusugan, talino, maayos na buhay, maayos na pamilya. Diba? Malapit ang Diyos sa'yo, pwede kang tawagin kahit pwede kang protektahan, di ba? Nakita nyo yung pinotektahan ng Diyos. Ako, kala ko talaga din, hindi naman inaasahan ko, pero nung time ng pandemic, alam nyo, mga pasto na yung nagaganyanan eh. Kasi talaga may kailangan mag-decide anong gagawin natin. Pag nag-stop tayo ng service, parang mo sinabi, hindi po tante ito, at takot ka sa kung saan. Kasi sinabi ng Diyos na, huwag kang matakot. Soul winning. Preaching the word of God. Ano nangyari? O yung iba na pahiya ngayon. At paano ibabalik yun? May makilala kong ganun. Ang daming nawala sa kanya kasi nag-decide lang siya ng mali. Pero okay pa rin naman. Pero still, kung nag-decide siya ng tama, edi okay na okay, di ba? So ano pa yung cursing naman? Kailangan, alam din natin negative. Ano yung pwede maging cursing niya, mga bata? Wala si ano, Jackie na nakita ko kanina doon. Nanginay ako doon kasi nga yung nakita ko yung ngipin eh. Alam niyo naman ako ano ko sa ngipin, di ba? Kaya mga bata, ano isa sa mga curse? Hindi kayo nakinig, sinabi mag-toothbrush. Simpleng-simple, ngiti nga kayo lahat para magkakalaman. Ngiti. Ngiti. Ah, ganda pa, no? Yung iba, di makangiti. Simple lang yan. Doon na tayo sa mga bata. Ano natin yan? Minsan, sinabi siya, mag-toothbrush, makinig. Wag laging matamis. Wag-stayin dyan yan. Kung sali kumain ka na matamis, toothbrushin mo agad, di ba? Yan lagi sinasabi sa inyo, hindi mo ginawa. Nakakita ka ng yun, bungal. Ang hirap nun eh. Kung masaktan yung mga ano, kailangan mo ano eh. Buti si Bad, may pera eh. Pwede mo palitan, pero mahal. Diba? Oh, imagine nyo yun.
Eh paano pag wala kang pang ano, di ba? Anong itsura mo? Kahit sa taba, ang hirap pumasok daw niyan. Kaya yun ang kwento ni Pastor dito. Naalala ko si Pastor dito kasi yun ang kwento niya eh. Eh sabi niya, mahirap daw sila. Naalala niya. Yung toothbrush yan, share-share yun, magkakapatid. Imagine niyo yun. Yung buting yun, mura na toothbrush. May toothbrush pa nga tayo dyan. Sino nabigyan ng toothbrush? Yan, toothbrush kayo ha. So, ayan, nakuha niyo na. Tingnan mo yung taong bungal. O imagine mo na lang, sana nilagyan mo pa dito, huwag na. Ang pangit, di ba? So again, hindi ko kayo sinasabing pangit, pero kasi, ano yun eh, magandang nag-reflect yun ang curse. Na sinabihan ka na, hindi ka nakinig, ngayong bungal ka na, ang hirap! Ang hirap ngumiti! Diba, maliligaw ka, entry mo pa lang, ayaw mo na, ayaw mo na. Busted na kasi. Di ba? Oh, next naman, ano na may mga curse na iba naman? Hindi, again, di po nalalait. Again, para kasi sa mga bata doon. Okay? Kung medyo kayo nagkamali sa bambagay, eh, ano lang tayo, appear tayo, lahat tayo nagkamali. Amen? Para sa mga bata to. Ano ba yung mga example lang sa mga bata? Hindi nag-aral. Okay? Yung iba naman, nahuli, bumalik. Di ba? Kinatanong tayo mga bata, bumalik po kasi ako. Medyo nakakahiya, di ba? Eh kung ba't di ka nalang nag-ayos noon, at least ipasa mo yung dapat mong ipasa, di ba? O mas lalaan pa natin kung talagang di nakatapos. Ang hirap, tanungin nyo. Ngayon kung tayo yung mga ganun, sana sabihin natin yung mga bata, hindi yung parang walang pakialam. Diyan sila natitiso din yung mga bata eh. Gagayahin ka pa, gusto mong gayahin ka kung sakali. Men, ang hirap noon. Tapos saka ka magtatanong sa buhay, bakit sila? Tapos puro inggit ka na lang dyan. Kanino ka nagreklamo yung tanong? Sa Diyos? Sige nga, tanggapin mo na lang, may mali kang ginawa ng time na yun. Para later, yung ibang pagdidesisyon mo, at least buhay ka pa eh. Andahin mo pwedeng gawin sa buhay mo, amen? At sabi mo, sa ating mga Baptist, ang ganda niya kasi maraming Baptist na pastor, especially. Okay? So again, ang perfect case scenario, maganda, mag-aral ka, maayos, tapos blessing ka, tapos hanggat maaari, magtapat ka rin. Huwag ka mayabang. Imagine nyo, kung nang yung pastor nyo, doktor na, abogado pa. Ganda nun, di ba? Magtapat lang. Kasi blessing yun sa atin lahat. Amen? Amen. Ngayon ako, ibang hindi ako doktor ng ano eh. Ibang doktor ako. Anyway, next, ano pa mga curse? Para appreciate natin to. Para mag-ano tayo, mag-tino tayo mga bata. Ano pa? Imagine yung pinaka-worst case scenario. Pamilya. Amen? Iniwanan ka. Hindi ako, ba't ako iniwanan nito? Ngayon yung iba, pag puro kayo ang showbiz, nako, kaya yung showbiz, asar na asar ako dyan eh. Sabi pa, hindi talaga kami compatible eh, maghahanap na lang ako na iba. Sa Bible, galit ang Diyos sa fornication, adultery. Itong mga showbiz na yan, kasi mga bakla nga yung mga boss niyan eh. Nagkamali sila sa buhay, maghahanap pa ng excuse, ipapublish pa. At di ka magagulat kasi nga, mga bakla nga yung pinapublish din nila eh. Ngayon, yung mga ayaw nila i-publish, nagkamali sila, hindi, ibabaw nila sa limot yon. Later na, pagpatay na, saka ano. Huwag na huwag kayong titiwala yung showbiz. Amen! Napahama kayo. Kaya gusto ko sabihin ganito, imagine nyo kayo ay, kunwari, sino mong maganda dito? Kunwari, si... Huwag mo na yung mga guest natin. Kunwari, si Juliano na naman. Ito, active naman to. Kunwari lang, ha? Gusto mo? Okay lang. Yan. Game yan, eh. Di ba ang ganda-ganda ni Juliana? Amen? Amen. Kaso loko-loko, kunwari lang, ha? Kunwari, ano mong gusto mo? Ano na lang? Lumalaban sa asawa, yan na lang. Okay? Kasi, alam mo, maganda ako. Kaso, yung asawa ko, di man lang ako binibigyan ng ano... Alam mo na, hindi ako sinasakay sa kotse, ano lang, namamasahe lang kami. Mari lang ha. Nag-rebelde ngayon si Juliana. Diba? Inaway-away niya asawa niya, nilait-lait niya. Ang hina mo naman kasi! Bandang huli, iniwan. Ano? Sa kakahabol-habol ngayon, iniwan ka. Diba? Ganyan, ang daming mga ganyang senaryo. Amen? So ano yung dapat pinili mo? Nung nasa ganun kang point,
ng relasyon nyo. Na sige, yung magulangan yung asawa mo, yun lang kayo sa panahon na yun eh. Lalait yung aaway mo ba? Eh pareho naman kayo nag-decide, diba? Nagpakasal kayo. So ayusin nyo na lang. Amen? At yun, again, ang dami niyan. At pag naghiwalay, ang dami, sunod-sunod na yan. Again, pag may maling, pag sunod-sunod na mali na naman yung mga desisyon sa buhay. Okay? Eh dapat tama yung desisyon. Kung andiyan ka na, mag-ayos ka na lang from here on. Okay, so okay na siguro yun. Kaya sabi dito, anong point natin, Pastor? Point number one, bakit tayo dapat mamili ng tama? Kasi, kaya sinabi dito, I call heaven and earth. Sino nasa heaven ba? Madalas siya, pag sinasabi sa Bible, tsaka malingkod ng Diyos, ini-invoke yung heaven, ang Diyos yan. Kaya dapat tayo mag-decide ng tama kasi, yan, dito pala tayo, no? So pinapapili sila. So obviously, gusto mo ng blessing, kaso, kailangan mo mamili. Eh, ba't nga kailangan mamili? Kasi minsan, pinipili mo yung mali. Amen? Parang nabanggit natin kanina, sangipin, ay, ayaw magtutulog, so lalaro lang ako, makutulog na ako, tinamad ka lang. And then, ano pa yung next example? Sa pag-aaral, ayaw mag-aaral, lalaro lang ako, mamaya na yan. Next year na yan, patay ka. Sa mag-asawa, yun naman, mali yung choice mo. So kaya po, point number one, kaya dapat tayo mag-design ng tama kasi, sabi nito, because we are called by God to do so. Sa Tagalog, ang Diyos mismo, di ba? Alam niyo mga Calvinist, kaya kaasal na ewan yung mga yan eh. Sabi nila, Diyos daw ano, nag-decide, siya nang gumagawa sa atin, lahat. Hindi naman lang, tinutulungan niya lang tayo, amen? Ginagabay na tayo kung nagpapagabay tayo. Bang hindi, hindi siya papakilusin ako, Pastor Isa, gumanyan ka. Ayun, Diyos na gumagawa niya, no? Hindi lahat ng bagay ang Diyos nag-decide para sa atin. Amen? Tayo yung mag-decide. Saan ka pupunta? Mamaya, anong gagawin? Anong kakainin mo? But especially, alam nyo na, spiritually, ha, pinag-usapan natin. Kaya sabi dito, again, ba't kailangan mag-decide ang Diyos na nag-set sa atin yan? Kailangan mo mag-decide. Yun ang sinasabi dito. Kailangan mo mag-decide. Hindi pwedeng nasa fence ka lang. Alam nyo yung fence sitter tinatawag? Alam nyo yung bakod? Yung bakod namin, maganda, di ba? Subukan mong umupo doon. Pasok ka doon. Ibig sabihin, minsan kailangan mo mamili. Dito ka ba o dito? Eh, basta dito. Sa gitna. Kung pwede, sige. Pero maraming bagay, hindi pwede yun. Maraming pagkakataon. Kaya nga, namimili tayo. At sa case, dito sa Jerome 30, ano sinasabi niya? Life over death. Yung mga patungkol sa Diyos, magbibigay ng buhay at maayos na buhay yan. Lalo pang na, ano yan, na tawag dito, na-elaborate sa New Testament. Talagang everlasting life, death, hell yan. Ano pipiliin mo? Impyerno o langit? O tayo yun, kaya nga tayo nasa Diyos. Pero napansin mo ba sa labas? Hindi. Di ba? Lalapitan mo na yan, ang gandang lalaki mo. Di ba? Ganyan pa, pwede po ba kayong aasarin ka pa? Anong utak meron niya mga yan minsan, no? Tayo rin. Kahapon talaga napilitan lang eh. Kasi ba, yung kasama namin, tinaguan kami, tapos yung mga kanakakilala sa kanya, inang inano namin, no? Pwede ba kayo siran? Tapos may tita sila. Yung tita niya parang ayaw pa. Buti na lang, mandang huli, nakakuha sa tina. So, ganun ang ginagawa natin ngayon. Ngayon, habang nag-aaral kayo dyan, ano yung ginagawa ko sa inyo? Yung mga pag-desisyon kayong dapat mag-desisyonan at maayos. At dapat kayo mag-desisyon kasi ang Diyos ang nag-ano. Eh, pastor, puro kautas naman eh. Sa palagay mo, ako lang yung nag-ano dito. Gusto ko magpasto para sabihan yung tao gusto nilang gawin, ha? Wala nga akong pakialam sa iba yung dati. Mga ganyan yung edad ko eh. Naturuan lang din ako, amen? At alam ko, importante yun. Malaking, ano nun? Apekto na sa atin, bukod sa ating pamilya, and then sa ating inner circle, sa society natin, at bukod sa yun ang gusto talaga ng Diyos. Okay? Kaya again, so number one, bakit tayo dapat pumili? Because God, ang Diyos mismo ang nagsabi niyan. Okay? Ang term sa English is called by God. Ibig sabihin, siya nagsabi niyan. Okay? Pwede nga ang title natin dito is called to decide. Pwede nga ang called to decision. Kailangan mo mag-decide. Ganun sa kaligtasan din, di ba? Kailangan mo mag-decide.
Okay, point number two. Joshua, ito yung medyo sigat. May kanta tayo nito, di ba? Saan ang Joshua? Yan. Last chapter. Ano sabi ni Joshua? Mamamatay natin siya. So, tapos na si Moses, namatay na. Nag-lead naman si Joshua. Alam nyo ng tao, mamamatay din. Amen? Nung bata, alam nyo ba yun? Namamatay din yung magulang nyo. At kayo din. So ngayon, kung umaasa kayo sa magulang nyo ng pagkain, ng guidance, di ba? Paliguan kayo, maliit pa kayo. Later, mawawala sila. Magdi-decide din kayo. Ngayon, si Joshua, maano kasi siya, laki nung leadership ko niya kasi marami yung tao. Kaya ito yung sinabi niya. Alam niya, pag namatay siya para si Moses, magkakagulo yung tao. Kaya again, ganun ang appeal niya sa bawat isa sa kanila. Okay? Kayo magbasa niya. Ready, go. I have been sent even unto you to serve the Lord, and to seal this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Okay, very famous, lalo yung bandang huli, di ba? So again, ang tao kasi nagdi-decide. So, papakita mo na sa kanila, okay, pag naglingkod ka sa Diyos, ito yung mga blessing. Medyo mahirap din, pero masaya. Kahit nahihirapan ka, ay, attendant church, ibig sabihin, every Sunday, dito ako, gawin ko dito. Kala mo na sa umpisa, mahirap yun, kala mo boring, kasi nga, ando ka ba state of mind na, hindi mo pa alam eh. Alam mo ba? Hindi. So, ngayon, magtiwala ka unti-unti. Okay? Pag nagtiwala ka unti-unti, ay, okay pala yun, may utunang pala ako, biruin mo yun. Kaysa naman TV ako nanonood, ang pinagsasabi doon ano lang yung gustong marinig. Di ba? Kailan lang ang puro feed ko, puro si Katniel na naman, di ba? Kakabuisit na. Eh gusto ko rin mag-meme, ayoko na, haasal ako eh. Pero yung iba naman, minsan kaya gagaya. Minsan wala kasi akong time mag- okay din eh, di ba? Sabi ng iba. Anong kwenta ng balita na eh? Wala pa kailang mag-iwalay sa ganyan naman yung mga yan. Dapat nga, hindi natin malaman yun eh. Di ba? Bakit yung ABC ba yung ganon? Kasi lagi, yan ang dapat alam mo, dapat yan ang alam mo. Binibida lang yung sarili nila. Yung mga baklang producer nila, ganon, binibilig yung ulo. Ay, may umiyak pa, di ba? Yung ganon. Alam niyo ba may umiyak? Hindi ko na kailangan malaman yan. Walang kwentang balita. Amen. Ba't ako napunta doon? Ayan. Wala ako ah. Pero ako napunta kay Katniel. Anyway, Joshua. Ano ba yan, Joshua? Anyway, yan. Ano ba yung dapat nasa utak natin? Ganun na tayo. Yan, so may mga nag-influence kasi sa atin. Okay? Anong papanoorin ko? Saan ako pupunta? Kaya nung isang mga dahilan din, bukod kay Mena, alam nyo na. Kaya nag-stay din ako sa church, talagang minutunan ako. Alam ko yung narinig ko, hindi basta-basta. Tagus-tagus yun sa buhay ko, pagdidesisyon ko. Nag-salita si Pastor, di pa masyado mga ano yan. Pero talagang pag salita kasi ng Diyos ang hinahandle mo, lahat yan, lahat ng tao kailangan ng Diyos eh. Amen? Bata, matanda, alam pa kailan. Kailangan mo ng Diyos, mayabang ako eh. Kailangan mo lalo ng Diyos. Professional ako, lalo na. Kasi yung pera mo, yung laki ng ulo mo, parang yung meme, nakita niya ba yung meme na ano, yung ulo niya sobrang laki, hinahatak na yung sarili yung ulo, nakita niya ba yan? Paalala niya sa akin, share ko sa iyo. Ang laki ng ulo niya, nasa park. Lalong kailangan natin ng Diyos. Ngayon, kaya sabi dito, ganun din, pinapabili ni Joshua si yung mga tao. Okay, mamatay ako ha. Anong gagawin sa buhay nyo? Okay? Pasok ko na dito yung ano, kasi madalas ang kahapon nga rin yan, sa JJX kasi nakabalitaan natin yung iba doon, yung mga Pentecostal doon, yung mga pastora. Kaya sabi ko sa kung ano yung tinuturo ko sa inyo, ganun din kayo. Huwag kayong mahiya na sabihin mali yan. Bigyan nyo ng pabor yung tao na malaman nila mas maaga. Kasi okay lang yan.
ang ilang taon, ka bobulahin yan. Men, mag-decide ka na ngayon. Ito yung tama, ito yung totoo, sinasabi ng Bible. Men, kaya ganun din si Joshua dito, sinasabi niya, oh, sige. Alam ko na ano, meron kayong mga past, di ba? Parang tayo, Catholic ako dati, kaya lagi yung sinasabi yan. Dahil una, totoo. At alam ko, yung iba hirap dyan, ay, Catholic ako, sabi ng Catholic ako. Eh, suriyanan na kami. Mag-decide ka, yun ang gusto ko sabihin. Kaya isang pamilya ka galing. Salamat sa Diyos, ang Diyos na nagbisay ng talino, lahat siya, opportunity, ang Diyos. So, may utang na lumpi sa magulang mo, yes, pero hindi ganun. May papahamak yung kaluluwa mo dahil sa utang na lumpi sa magulang mo. Sinong gusto dito? Alam niyo, bandang huli nga, yung magulang mo, mayiging minsan kaaway mo rin, amen? Sinabi rin ng Panginoon yun, eh, di ba? Dadating yung time, pati yung anak mo, papakulong ka. So, sinasabi ng Panginoon, hindi sinasabing bad news yun. Sabihin, yun ang reality. So, salamat kung tinulungan tayo ng ating magulang for how many... Pero hindi kayo pwedeng sakali na, oy, Catholic ka lang forever, ha? Hindi. Hindi dapat. Mag-decide ka. Amen? Amen. Pero gusto ko dito, sabi dito, sinalinge niya eh. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Namili ba siya? Namili na siya. At ang gusto ko point dito, kasi parang, parang pareho lang kanina eh. Pero ang magkakaiba dito, ano? Namili siya dahil siya'y lalaki, dahil siyang ama ng tahanan, kasama niya yung pamilya niya. Kaya number two, bakit dapat tayo mag-decide ng tama? Because people under our watch depend on us. Okay, sa Tagalog, dahil may mga dumidepende sa atin, hindi pa nila kaya. Alam mo na, si Stephen ba? Kasi puntahan mo lahat ng churches, alamin mo yung tama. Hindi ko sabihin Stephen yun, sabihin ko, alamin ko yung tama. Amen? Magdi-decide ako para sa kanya. Ngayon, paglaki niya, pwede siya mag-decide, pero natariman, nakita niya na yung Bible, hindi na yung basta-basta mawawala. Amen? Hindi na yung may bakla yan, kahit may mga office mate siyang bakla, alam ko na yan eh. Amen? Nauna kasi nag-decide yung tatay niya, gawin para sa kanyang mga anak at asawa yung dapat niyang gawin. Okay? So, kung natin pa mag-decide, at mabilis dapat at tama, lalo pag lalaki ka, dala-dala mo yan. Oh, kayo na lang mag-church. Nag-decide ka pa rin nun. At least, yan, marami mga ganyan, di ba? At least, hindi ko pinigilan yung anak ko. Salamat po, salamat po. Ikaw nang pinakadakilang ama dahil hinayaan mo yung... Pwede ba, pero next step, ano yung next step? Ano yung better? Na alam mo lang yung anak mo sa church. Ano? Dapat ikaw rin. Ikaw yung leader nga, ilit mo sila. Ay, magiinom pa ako eh. Di, makita na natin kung ano yung problema mo, di ba? Dala-dala mo, lalo mga lalaki ha. Ganun din, kung ay, sabihin natin pagkatiwala ka ng Diyos ng ano, maging manager ka. Naku, dala-dala mo yan, di madali. Men, yung buong unit nyo. Sa amin kasi malaking organization namin, may pagloko-loko or hindi marunong yung ano, nadidissolve yun. Ibig sabihin, dati ang ayos ng ano nyo, makawala lang bigla, di ba? Kahit yung mga government ano, bakit nila dinidissolve yun? Wala nang kwenta eh. Yung naghumawak dati yan, maayos eh. Namatay na, nag-resign. Wala nang isilbi. Ganun yan. Maraming taong nakikinabang at mapapahamak, depende kung paano mag-decide. Sa bahay una, sa gobyerno, kung saan man yan, sa unit, kung ano man yan, sa ano man yung city. Ano pa? Lalo sa church. Pasok na naman yan. Imagine mo, ikaw pastor ka, tapos nasabi mo, paano nakasawa na mag-solve winning ha? Tayo-tayo na lang, total, marami na tayo. Mag-aanak rin naman kayo, madami na kayo, okay na to. Pag nag-decide yung pastor ng gano'n, ano mangyayari? Di, syempre, sumusuway na siya sa utos ng Diyos. Ano mangyayari sa mga member? Dala-dala kayo. Tandaan niyo yan. Ano pa? Kunwari, yeah, magkakaroon tayong bisita, di ba? Kunwari, pinaandaran na kunwari lang. Sana hindi ha, panalangin natin itong mga to ay tayo yung maging blessing sa kanila, especially dito, kaya tayo ano eh. Anyway, sana ba ako? Yun. So, kung nalang, mayroon ganyan. Pastor Ace, we will support you $5,000 a month. Pero alisin mo na yung ano, King James, pwede ba yun? Napayag ka ba? $5,000 a month? Magkano yun? Kakaroon tayo sa sakyan. Anong pwede?
Magkakaroon tayo ng malaking building. Ano? Ah, ganun pala mag-design si pastor. Dapat ganun na rin ako, di ba? Nakita niyo yun? Pag nag-design ng mali si pastor, dala kayo lahat. Ngayon, ang maganda dito, nagkakamali kasi ang tao, di ba? Kaya siya sabi ko, lagi sa inyo, basahin niyo to. Pag mali si pastor, sabihin niyo, amen? Huwag niyo bastusin, ha? Pwede niyo akong i-text lang or kausapin, amen? Una, hindi ko gagawin yun. Kaya nga, tinutulungan ko yun. Pero kung sakali lang, open ako doon. At ganun talagang kalakaran natin. Sabi sa Bible, entreat him as a father. Okay? Hindi namang bastusin. So, anong point ko? Nakadepende siya. So, kailangan mo mag-decide. Di pwedeng, tay, ano ba? Mag-church ba tayo? Hindi. Andali. Iniisip ko pa. Saan ba tayo? Sa Iglesia ni Manalo? O sa Baptist? Ano ba turo dito? Si Jesus tao lang. Dito, itama yan. Kaso stricto naman yan eh. O sige nga ba tayo? Sige, ano, sana tayo. Ay. Ano lang, bigyan mo pa ako ng 3 taon na mag-decide. Ha? Patay ka na. So kailangan na mag-decide kasi yung mga taong nakadepende sa atin either mapapahamak or mapapabuti. Amen? So kaya nasabi ko na rin, no? God, saan yung dumidepende? Siyempre yung mga church, government, and then sa bahay. Last. 8 minutes pa ako. Ruth. Wala, ano tayo ngayon, no? Talon-talon. Kilala niyo si Ruth? Sino si Ruth? Hindi yan ugat, ha? Ay, basa nito. Wait lang. Bakit niyo basahin? Para sa ibang din nakakilala si Ruth. Si Ruth ay isang Moabites or Moabite. Basta isang bansa na hindi kasama sa plano ng Diyos noong una. Kalaban sila. Isipin nyo na lang, ano natin, madalas magkalaban ngayon, mga Amerikano tsaka China eh. Sino ba kalaban ng Pilipinas? Wala tayo sa picture eh. Kunwari na lang, sino ba? Sinong Ilocano dito? Wala. Kunwari na lang, gano'n, na kalaban natin China. Okay? Kasi inaagawan tayo ng teritoryo. At saka komunista yun. Okay? Komunista, hindi na iniwala may Diyos. Yan ang classic ano niyan. Komunista, walang Diyos. So ngayon, tama ba na maging asawa mo yung komunista? Chinese? Siyempre, hindi dapat. Okay? Ang problema, itong pamilya ni Naomi, tsaka ni Elkanah ba to? Elimelech. Okay, Elimelech. So nag-compromise sila, hindi sila gano'ng mahirap, pero parang naulog yung business sila. Lumipat muna, no? Ano tayo, wala, Pilipino. Lipat tayo ng China. Malakas daw kita doon, kaso komunista doon. Okay lang yan. E ngayon, nakapag-asawa yung anak niya ng Chinese. Chinese talaga, no? So dito, basta Moabites. So yung si Ruth, Moabites, or kumpara nila sa Chinese. Ngayon, tanong, anong gagawin mo? Eh, bumalik si Naomi na namatay yung mga lalaki, namatay yung asawa ni Naomi, namatay yung asawa ni Ruth, and ni sina isa, Orpa ba? Or Opra? Orpa, okay? Sabi ni Naomi, babalik na ako sa aking bayan. Yung Israel dati, ang picture niyan, yung kalooban ng Diyos, mga anak ng Diyos yan. Yun ang picture niya, at least, again, anak ng Diyos na particular, individual yan, okay? Pero sa kanila, ang picture talaga kasi chosen people sila dati, okay? So, naisipan ni Naomi, nalugi na ako, balik na lang ako doon sa dati, nagkamali ako decision eh. Lalo sila naghirap. Nung babalik na sila, si Ruth, ito yung bida natin sa buong table ng book ng Ruth, ano sabi niya? And she said, si Naomi kay Ruth, sabi, behold, thy sister-in-law is gone back to her own people. Si Orpa, bumalik na. Parang ganito, kunwari, yung China nga, di ba? May napangasawa ni Stephen na lang. Anak ko si Stephen. Kasama ko si Mamean. Si Peter. So si Peter, kasi dinala namin sa China. Nakapangasawa ng Chinese. Kasi doon na sila eh. Namatay kami. Si Mamean na lang latira. Tsaka yung asawa nilang Chinese. So babalik na si Mamean sa Pilipinas. Anong gagawin ng mga Chinese? Ano yung convenience sa kanila? Madalas sa hindi, babalik ka na lang doon sa China kasi sanay ka na doon, andun yung mga kamag-anak mo, at least tutulungan ka kasi yung asawa mong lalaki, wala na eh.
Pero maganda kay Ruth, anong ginawa niya? Ito na pinakwento na ako, sinummarize ko na. Sabi dito, and she said, may basa, ready, go. And she said, behold, my sister-in-law is gone back unto her people and unto her cause. Return thou after thy sister-in-law. Ngayon, so call to decision na naman niya, magde-decide sila. Saan ako pupunta? Sabi ni Ruth. Okay, patay niya asama ko. Saan ako pupunta? Sa Israel? O sa Moabite? Moab. Okay? Saan ako pupunta? Ano yung tama? Bahala ka na kasi, decision mo yun, amen? Pero, yung maganda dito, parang in-invoke din na yun, Yomi, doon ka na sa mga Diyos-Diyosan nyo. Doon ka na sa iyong pinanggalinga, yan, sa China, wala silang Diyos doon, di ba? Pero nasample na ni, ano yun, ni Ruth, na ang ganda pala nung maging mananampalataya ng Panginoon. Nasample na kasi namatay asawa niya, wala na magsasabi sa kanya na, dito ka lang, ha? Mali, ito na lang mga kapatid. Ay, napangasawa. Kuna, hindi sila baptist, tapos naging baptist sila, napangasawang baptist. Ay, namatay. Ay, wala na magsasabi sa akin, saan ako pupunta, di ba? Saan ka pupunta? Magdi-decide ka na naman. Pero ano yung paano ka magdi-decide? Yun ang tanong natin eh. Paano ka magdi-decide? Nang tama. Ang ginawa ni Ruth dito, sumama siya kay Naomi kasama ng mga people of God nung panahon na yon. So tama ba yon? Aba, kung alam niyo yung kwento ni Ruth, pinagpala siya. Amen. Napangasawa niya, kasi namatay asawa niya, eh legal naman niya. Pagpatay na asawa mo, pwede ka mag-asawa ulit. Amen? Kasi ayaw mo na magkamali ulit, tsaka mababa na value mo pag ikaw ay, alam mo na, may asawa ka ng dati, hindi ka na virgin, di ba? Pero pinaburan siya ng Diyos. Yun ang kwento ni Ruth, bandang huli, napangasawa niya, kamag-anakan ng asawa niya, at mabuting tao, mayaman pa. Amen? Amen. Oh, hindi yung mayaman eh. Medyo lang. Pero alam niyo na, blessing yan minsan. Amen? Sino na ang harap ng mga pangasawa ng mayaman dito? Ikaw, tanongin ko isa sa mga babae. Ikaw, Julia, gusto mo mayaman pangasawa mo? Ang hirap naman, pastor, ang tanong mo. Yung mga matanda na. Medyo. Ikaw, Rayray, so mayaman ang pangasawa mo? Ha? Depende saan? Ha? Inaano ko lang yung utak niyo kasi minsan pag hindi ko inaano, ikaw, Yesha. Pastor, okay lang sa akin maging mahirap. Kaysa naman loko-loko yung pangasawa mo, di ba? Pero kung may pagkakataon nga, amen? Amen. May pagkakataon. Bye-bye, balikan kita. Gusto mo ba mahirap o mayaman? Parehong matino. Parehong matino. Kristiyano, Baptist pareho. Pogi pareho. Kasi yung isa, walang diskarte sa buhay. O kaya parang kanina, may curse. Diba? May nakapag-aral, ganyan-ganyan. Sino pipiliin mo? Mayaman, mukhang pera. Yan ang kinakataon. Pero sa Bible, paulit-ulit yan. Yung ano, blessing yan eh. Amen. Again ha. Yesha. Mayaman, mahirap. Ikaw, nakapili ka na eh. Ikaw, Juliana. Ha? Ikaw, Savannah. Ikaw, Pame. Ikaw, Julia. Ikaw, Jasin. Ikaw, Jana. Ikaw, Jamie. O kasi inano ko naman, di ba? Basta ganun ang sitwasyon, ha? Siyempre naman, di ba? Pero again, pag babae ka, ang hirap nun, ano yun, di ba? Pero pag pinagpala ka ng Diyos, again, kung ang, basahin niyo yung Ruth, hindi nila alam, eh. Wala na ako, kaya sabi nga ni Naomi sa kanya, umalis ka na, may mas possible na pagpalain ka pa doon, okay? Pero actually, hindi kasi nga, Diyos-Diyosan yun eh. Pero mahina rin kasi Naomi. But anyway, sumama nga si Ruth kay Naomi, bandang huli, napangasawa niya, matino. Paano ko nasabi matino si Boaz? Hindi niya basta-basta pinag, ano diba? Kasi medyo matanda na rin si Boaz eh, pero hindi niya pinagsamantalahan. Ibig sabihin, inuna niya nga yung ano, yung kamag-anak niya isa, di ba? So, anong point natin? Last na to today. This morning.
Paano tayo mamili? Pag meron tayong tinitimbang, yung isa ay, mabalik tayo naman natin, sorry. Isa naman, isang mayaman, pero iglesia ni Manalo, mayaman niya. Momo na lang, mas mayaman niya. Kunwari. Kaya Catholic. Yung isang Baptist, kaso, ito parang may trabaho, siya matino rin eh. Hindi na, pero hindi mayaman. Kunwari, parang ano, buhay naman, oh, buhay naman. Mapakain ka naman. Pero hindi yung itong iglesia ni Manalo tsaka ni Momon, milyonaryo. O, sino pipiliin mo? Baptist o Momon? Hindi, ito mayaman yung Momon eh. Ha? Sigurado ka ha? Ikaw? Mamili ka na eh. Ikaw? O, nasa inyo yan ha? Ganun ang decide ni Naomi, ni Ruth. Pero ang maganda dito, yung baptism pala, nung una, ganyan lang. Pero pinagpala rin. O di okay na okay. Eh kaysa naman yung, again, yung naalala ko yung kilala ko, ganun. May time naman tayo ha, nakisang oras na ako. Yung dati namin inupahan, hindi ko sabihin pangalan kasi nakalimutan ko na rin eh. Yung dati namin inupahan, medyo malanding ewan. Basta ano, basta European, okay yan. Naghanap ng European, hindi may kilala siya. European, ang tanda na. Sabi nung European, pogi naman kaso tanda na eh. Nung una, dati mayaman. Eh syempre, ano, hindi rin alam nung kaibigan niya. Dati kasing maya, eh ngayon wala na palang pera. Paano yun? Yun ang pinili niya bandang huli, siya pa yung nagpapakain. Kasi matanda na eh. Ang saklap ng buhay na yun. Amen? Kaya piliin mo na lang yung kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Especially, ang point natin, ano sabi? Gusto ko rin banggit na ulit, no? Sabi sa 15, ang ano pinipili niya? Yung people of God, tsaka yung hindi people of God. By the way, sumasamba sa Diyos, o sumasamba sa mga Diyos-Diyos? Sino pipiliin mo? Malinaw yung choice, amen? Pero ang temptation niya talaga ganun, parang mayamang Mormon. Share ko na lang. Ay, ako, di ba? Sabi nung isang pastor, ang hirap mas ligtas ng mga Mormon. Amen? Amen. Yun. Kaya number 3, because, bakit tayo kailangan mamili? Because not all people are the same. Hindi pareho-pareho, kaya kailangan mamili. Eh, pastor, pareho na lang. Ano no? Sabi nila, namamangka sa dalawang ilog. Pwede ba yun? Obviously, alam niya ilog. Pwede ka mamangka sa dalawang ilog. Sa gitna ka, sa lupa ka nun. Ito yung ginagawa na bakala nila mapapabuti sila. Okay? Kunwari si... Nangyayari yan ha. Sino ba yung showbiz na lang? Yung hindi magandang example. Huwag na, wala akong maisip eh. Hindi kasi ako showbiz eh. Kunwari na lang, si Stephen na naman. Mari lang ha. Huwag na, pikod to eh. Sinong gusto ka na? Game. Si DM na lang. Kunwari, iligawan si Jamie saka si... Sino na wala ang kaedad to eh, no? Kunwari lang. Saka isang ano, yun niya, Mormon din, okay? Hindi, balik tayo natin, babae. Babae, si Jamie pa rin, yung isa, si Baptist, kaso mekaniko lang to eh. Yung Mormon, ano? Businessman. Sino bang mayamang Mormon? Kilala kong mayamang Mormon siya na eh, kaso patay na yun. Yung nagsulat ng 7 Habits. Mayaman yun, kalbo. Si Stephen yun eh. Stephen Covey, okay? Magaling kong magaling, kaso Mormon eh, hindi ligtas. Sino may piliin mo? Parang, hindi si Dio. Isa yung example lang, di ba? Oh. Sumasamba sa Diyos Diyos. Doon ka na sa people of God. Amen? At makakaasa ka, kung hindi pa ngayon ng blessing, later. Amen? Nasaya nun. Lalo na pag magkasama, supporta mo lang. Oh, DM, ano yan ha? Mekanik ko lang ngayon, madumi yan. Pero pag naging head mechanic ka, meron ka na sariling talyer,
May kilala kayo, may sariling talyer doon. Yaman na. Ano ni, ano? Customer din yung kuya ko. Ang laki ng talyer niya. Ano ka ngayon? Oh, ano ka ngayon? Oh. Kaya, again, mamayang hapon na po yung tatlo. No? So, number one, bakit tayo dapat mag-decide at paano? Ay, dito pala sa three. Paano tayo may mili? Piliin mo na yung anak ng Diyos. Amen. Ganun kasimple yun. Sabi dito, Diyos-Diyos, ha? Dito na ako sa Diyos. Kaya number one, we are called by God to do so, to decide paano tayo may mili. Choose positive things. Number two, paano tayo mamimili? Ay, bakit? Because people under our watch depend on us. Kailangan mo mili. And then, paano? Piliin mo yung God-given authority. Hindi ko nasabi pala kanina yun, di ba? Bakit yung mga pamilya ni Joshua sa kanya nagtiwala? Eh, tatay ko yun eh. Asawa ko yun, di ba? Ganun. Hindi yung... Hindi na binigay ng Diyos. Kunwari, sabi ito, banggit ko na rin lang eh. Si Kuya John, di ba? May mga babae siyang anak eh. Sino susundin nyo? Sabi ni Kuya John, ayoko dyan! Eh, sabi ng barkada ko, okay na yun eh. Sino susundin yun? Barkada mo, yung tatay mo. Na mahal ka, nagwa-watch over sa'yo, alam niya na makakabuti sa'yo, alam niya rin kung, di ba? Choose God's given authority. Amen? Amen. The number three, not all people are the same, so choose people of God. Choose the God's given authority. May tatlo pang mas maganda. Hindi, maganda rin. Pero sana manatili kayo kami. Amen? Amen. Gusto yung English na kamaya? Hindi ko kaya eh. Saka na lang. Yung mga simpleng... Kung tayo mag-i-English. Sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat. At medyo basic kami ngayon, but importante, Panginoon, makita ng mga bata, lahat kami nag-decide, dapat mag-decide. Hindi basta-basta nag-decide, dapat tama na ayon sa inyong kalooban, na wow, may tindihan namin na kayo nag-set nito sa amin, sa aming harapan. Hindi nyo kami ginawang robot na hindi na kami mamimili. So yes, maaaring minsan mahirap mag-decide, mag-arrive ng isang decision na tama. But I pray na, yun nga po Lord, gabayan yung bawat isa. May po igabitin nyo lang yung mga God-given authority na binigay nyo sa amin. Maraming salamat po. Maging matalino kami. Alamin namin gano'ng crucial yung decision. Kung talaga importante, hindi kailangan magmadali. But especially yung mga basic, Panginoon, yung mga simple lang, katulad kanina, life or death. Of course, we will choose life. We will choose you. Panginoon, mga bata dito, Panginoon, nagde-decide pa rin sila minsan. Kung sila mag-church, hindi. Anong unahin nila? Barkada, academics. Niniwala kami na sa inyo po, balance naman kayo, hindi naman kailangang iwanan, Panginoon, ng mga bagay-bagay na kailangan din namin. Pero sabi niyo, Lord, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added to you. Unahin namin kayo, Panginoon, huwag niyo nagpagpalit. Ang tamang decision lay laging, decision na nakaside, Panginoon, sa inyong direction. So I pray, hanggang mamayang hapon, Panginoon, gabayan niyo ang bawat isa. Hindi kami absent, Panginoon, ng walang kabagay-bagay. Dahil again, decision making yan. Ang tama, Panginoon, ang tanong na ano may tama decision sa buhay? Pag-attend, magpili ng mga pangasawa, ng course, kung ano man niya, trabaho. I hope, Panginoon, gabayan niyo kami at piliin namin ang tama, Panginoon, yung kalooban niya, Panginoon. So, ilang po, Lord, kaya yung bas-bas ng aming mga kakainin mamaya. Kaya salamat sa nag-provide. Maging maganda ang fellowship, Panginoon. Mag-follow up yung iba. Walang follow up. Aming Lord's Supper mamaya, Panginoon, magpalaan niyo rin. At si Daddy Lord na may binisita, Panginoon, makabalik po siya, makahabol. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.